kukunin na ninyo ang lahat ng gusto ninyo. At umalis na kayo. Sige. Huwag kami madaliin. Kailangan din namin ang babae sa aming kuna. Kaya kunin ninyo ang babae. Sige, bilisan nyo! Abawas! Hindi. Huwag din niyong pakialaman ang asawa ko. Kapapanganak lang niya! Ha, wala akong pakialam. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung ano-ano yan! Ideolohiya! Sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Ideolohiya! Daddy, ako po ay magpapaalam sa inyo para maaga po akong makasakay sa aking flight. Bakit, Lola? Ang akala ko ay matagal kang mananatili rito. Matagal ang kinuha mong bagasyon para makasama mo ako rito. Sana po, Daddy. Kaya lang, madalian na tinapos ang hinihing kong bakasyon. Kasi marami po sa aking kasamahan ang nadisgrasya. Ang ibig mong sabihin, Roland, meron na namang naganap na paglusob sa inyong kampo. Ganun ba? Opo, Daddy. Kaya pinagre-report na po ako sa lalong madaling panahon. Oo. Paano na kami rito? Baka masundan kami. Nang wala ka rito, paano kami makakaligtas sa kanila kung wala ka magtatanggol sa amin? Daddy, hindi na mag-aaksaya ng oras at pera yung mga naghahanap sa inyo. Baka ang gawin nila ay ibaling na nila sa iba ang pag-kidnap nila. At isa pang ikinababahala ko ay ikaw. Sinong magkakasama mo doon? Baka mamaya'y matyambahan ka nila, anak. Sana'y mag-resign ka na sa iyong trabaho para hindi ako mag-aalala kung nandun ka sa Pilipinas. Huwag kayong mag-isip ng ganyan, Daddy. Sapagkat hindi natin hawak ang buhay natin. Kung oras ko na, wala pa akong magagawa. Pero malaki ang aking pananalig sa kanya na kung wala kang masamang ginagawa sa kapwa, ililigtas niya ako. Kaya sana po, maging kalmado lang kayo, Daddy. Dahil alam ko walang masamang mangyayari sa inyo at sa aking buhay. Oh, sana nga, Roland. Sige, ikaw bahala. Kung hindi mo ako mapagbibigyan sa aking kahilingan, basta, ang gawin mo na lang eh, mag-iingat kang palagi para hindi kanila masaktan. Mas mainam dito sa bahay ninyo, Aling Tasing, kaysa doon sa tinirhan natin sa kabundukan. Wala pa tayong ilaw, at malayo ang pinag-iigiban ng tubig. Alam mo naman ang dahilan, Pilar. Gusto kong mabantayan si Eloy. Kung meron masamang mangyari sa kanya, ay ako lamang ang maaring tumulong sa kanya. Sa bagay, isa kayong ina. Talagang di ninyo matitiis ang anak ninyo kung merong masamang mangyari sa kanya. Oo, Pilar.
dahil masaklap ang nangyari sa kanyang pamilya. Kaya, ginagawa niya ang marahas na hakbang na di na iniisip kung mabuti o masama. Pero naging masama ang epekto ng kanyang mga ginagawa. Kaya ngayon, ay inuusig siya ng kanyang konsensya. Kaya di siya makatulog at naging tulala. Ay, sana ay gumaling na siya, Pilar. Kasi, siya lang ang aking inahasahan sa aking pagtanda. Siya lang ang makakatulong sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Aling Tasing. Hindi ko po kayo pababayaan. Nandito po ako na handang tumulong sa inyo. Di ko po kayo iiwan. Naku, Pilar. Salamat kung tutulungan mo ako. Wala na akong ibang aasahan pa. Matagal na tayong magkasama, Aling Tasing. Sino pang magdadamayan kundi tayo na magkasama? Nahihiya tuloy ako sa iyo, Pilar. Alam kong malaki ang kasalanan ng anak ko sa iyo. Pero, handa ka pa rin tumulong sa akin. Kahit ano pa ang gawin ko, di ko na maibabalik ang nakaraan. Kaya, tanggapin ko na lang ang nangyari sa aking pamilya. Hayaan mo, Pilar. Sa bandang huli, ay magiging maligaya ka rin sa buhay mo. Aling Paula, kunti lang ang nakain ni Senyor. Ano bang nangyari? Ay, umalis na si Roland. Bumalik na sa kanyang trabaho. Kaya ayon, malungkot na naman si Senyor. Eh dapat, masanay na si Senyor. Kasi, di rin maiwasan ni Roland na kailangan siya sa kanyang trabaho. Ewan ko ba kay Senyor hanggang gayon. Di niya maunawaan ang trabaho ni Roland. Di naman siya pinababayaan ni Roland. Ay, hindi naman natin masisisi si Senyor dahil may nangyaring masama. Kaya ang gusto niya, lagi na lang niyang kasama si Roland. Pero ayaw ni Roland na umalis at kanyang trabaho. Kaya nga gumawa siya ng paraan na di nila masaktan si Senyor. Kaya nga, narinig natin kanina na gusto ni Senyor na mag-resign na si Roland. Kaya lang, di pumayag si Roland. At ang resulta, nagdamdam si Senyor. Pero di na niya ipinaalam kay Roland. Kasi umalis na dahil may trabaho na siya. Tinawagan na ng boss niya. Eh, ano ang gagawin natin ngayon? Kakausapin ba natin si Senyor? Ay, pabayaan lang muna natin siya. Subukin natin siyang kausapin, babaya, para libangin siya. Oh, sige, maglalaba muna ako, Aling Paula, para di maipon ang mga damit ni Senyor na marumi, at saka ako magsasaing. Alam mo ba, Pilar, pumunta ako doon sa ospital at may nagsumbong kay Eloy na wantod siya. Ano ang nangyari kay Eloy? Hinuli na ba siya? Hindi pa, kasi kailangan muna siyang gumaling at saka siya huhulihin. Pero, meron ng mga pulis na nagbabantay sa kanya para hindi siya makatakas. Nagpakita ba kayo doon sa ospital, Aling Tasing? Noong nakita ko na may mga pulis sa tapat ng kwarto ni Eloy, ay di na ako pumasok. Kasi siguradong isasama nila ako para tanungin kung nasaan ang mga kasama ni Eloy. Ay, mabuti at di na kayo tumuloy. Kasi alam ko
natatanungin nila kayo kung saan nagtatago ang ibang kasama ni Eloy. Oo, Pilar. Ang problema ko, paano yung mga gamot na kailangan ni Eloy? Ha? Naku, huwag po kayong mag-alala. Kung nasa ospital na siya, sila na ang bahala dun. Ang ibig kong sabihin, Pilar, ang mga doktor doon ang magbibigay ng gamot kay Eloy. Opo, Aling Tasing. Kailangan na pagalingin nila si Eloy. At pagkatapos, diretso na siya sa kulungan para magbayad si Eloy sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kailangan na namin kumilos para dakpin ang mga rebelde. Dito ako magmamasid sa barangay na ito. Siguro naman ay di nila kami makikilala dito. Nagkalat na rin ang mga kasama ko. At mamaya ay darating yung asset namin sa lugar na ito na siyang magtuturo doon sa leader ng rebelde na nasa ospital. Mamayang gabi ay huhulihin na namin sila. Pag lumaban, wala na kaming magagawa kundi idepensa ang aming mga sarili. Magpapahinga muna kami. Baka mapasabak kami sa bakbakan mamayang gabi. Sana madatnan ko dito yung kaibigan ko para malaman ko kung meron ng balita tungkol sa nurse na yun. Sino ba itong makakasalubong ko? Parang si Roland. Ano ang kanilang ginagawa dito? Papalapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Roland, ikaw nga ba? Lolovic, anong ginagawa ninyo dito? Kwan lang, Roland. Meron kasi akong kaibigan na dadalawin dito. Ganun po ba? Anong oras kayo uuwi para maihatid ko kayo? Huwag na. Baka may gagawin ka pa. Ako na ang bahala. Hindi po, Lolovic. Kailangan na ihatid ko po kayo. Katapos nakausapin ninyo ang kaibigan ninyo. Sige, Roland, kung yan ang gusto mo. Ano nga palang ginagawa mo dito? Huwag po kayong maingay, Lolo. Huwag po ninyong sabihin na isa akong sundalo. Meron po kaming huhulihin na mga rebelde. Nako, Roland. Delikado pala sa lugar na ito. Kaya di na ako magtatagal dito. At sana mag-ingat kayo ng mga kasama mo. Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Marami po kami ng mga kasama ko. Darating sila ng gabi na. Pagtahimik na ang mga tao. Sige po, Lolo. Puntahan na ninyo ang kaibigan ninyo. At saka umuwi na kayo. Kalalakihan akong nakita. Sino kaya sila? Mga kasama kaya ni Eloy ang mga ito? At nag-iipon-ipon sila? Para sila na ang kumilos? Kasi wala nang magawa si Eloy.
Kaya lang, ang gagawin ko, baka may magsumbong at lumusob sa akin na mga rebelde dito. Baka magkita niyo yung mga anak ko. Sana naman, mahuli na ang lahat ng mga rebelde dito. Sasabihin niyo sa akin, Aling Tasing, meron po ba kayong iutos sa akin? Pwede bang tignan mo si Eloy doon sa ospital? Baka wala pa siyang kamot. Pasensya na po kayo, Aling Tasing. Di rin po pwedeng magpakita ko doon. Baka pag hinalaan po ako, nakasamahan ko si Eloy. Oo nga pala, ano. Ay, dahil sa pag-alak ko kay Eloy, hindi ko na alam ang aking kakawin. Talagang malaking problema, Aling Tasing, kasi di natin pwedeng dalawin. Totoo yan, Pilar. Kaya hindi ko alam kung paano natin malaman kung meron pa siyang gamot o wala na. Meron pa akong naalala, Aling Tasing. Yung nurse na anak noong mag-asawa na tumutulong na nagbibigay ng gamot. Ha? Taba ka, Pilar. Yun na lang ang pakiusapan ko na pumunta sa ospital. Opo, Aling Tasing. Siyempre, isa sa nurse. Hindi na siya tatanungin. Ah, taba ka, Pilar. Oo. Sasabihin ko sa mag-asawa na tulungan nila si Eloy. Ah, ang mabuti pa'y punta natin siya. Sige po, Aling Tasing. Sasamahan ko po kayo para makausap ninyo ang nurse na yun para naman makatulong po sa inyo at nang makita niya o malaman niya kung meron pang gamot o wala na si Eloy. Ay naku sa Lord, may sasabihin ako sa iyo. Ay sige, ano ba yan at masaya ka na naman? Anong meron? May napulot ka ba na pera? Ay sa Lord, pakinggan mo muna ang sasabihin ko sa iyo, hindi yung kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Hindi mo na kasi sabihin agad para malaman ko. Ay, alam mo sa Lord, kaya ako masaya. Kasi nandito si Roland. Nakita ko siya. Saan mo ba nakita at... Teka, kinausap ka ba niya? Ay, oo naman. At alam mo, kung saan ko siya nakita. Ay, saan na naman? Baka pumunta ka doon sa bahay nila. Doon sa lugar ng aking kaibigan. At meron silang huhulihin doon. Kaya sinabihin ako na magmadali ako doon. Baka may mangyayari na inkwentro. Ha? Ano? Ay, aba, Meg. Ang napuntahan mo, mga lugar ng mga rebelde. Anong malay ko? Wala namang sinasabi yung kaibigan ko. Alam mo ba, hinintay ako ni Roland at inihatid pa ako dito sa lugar natin. Ay, kaya pala masaya ka eh. Kasi nakita mo at nakausap mo yung kamukha ni Rene. Inihatid ka pa, kamo! Aling Tasing, pwede sana kung di siya pinabantayan ng mga pulis. Baka paghinalaan nila ako na kasama ko siya. Ganun ba?
Ay, sayang. Wala akong maisip kung sino ang uutusan ko para makita nila ang kalagayan ni Eloy. Gusto ko sana, kaya lang mahirap. Kasi may kaso si Eloy. Di madadamay din ako. Taintindihan kita, Los Miminda. Pero sino ang pwede natin pakiusapan para malaman ko kung ano na ang nangyayari, kung meron pa siyang gamot? Huwag po kayong mag-alala. Sigurado na may gamot pa siya para gumaling at maikulong na nila. Kawawa naman ang anak ko. Di ko siya makita para madamayan ko siya. Wala po kayong magagawa, Aling Tasing. Kundi maghintay muna kayo bago kayo kumilos para di kayo madamay kay Eloy. Oo, Los Miminda. Mahirap naman kung basta na lang akong magpapakita doon. Dapat lang kayong umiwas, Aling Tasing. Sigurado naman ako na di nila pababayaan si Eloy sa mga kailangan niyang mga gamot. Sana ga, totoo yung sinasabi mo. Para di naman ako magproblema at maging panatag ang aking kalooban kung di nila pababayaan si Eloy. Basta na doon sa ospital, wala na kayong problema, Aling Tasig. Pero sa ibang araw, ay pupunta pa ako. Baka sakali ay makapagtanong ako sa mga gumagamot kay Eloy. Ah, salamat sa iyo, Los Miminda. Pag matutulungan mo ako sa aking problema kay Eloy. Totoo pala na dito na mamalagi ang isang leader nila. Pero kailangan na makita namin lahat ng mga miyembro. Iilan lang nakatira dito. Asan yung mga iba? Dapat na mag-imbestiga kami mabuti. Hindi pwede na di namin mahuli ang lahat ng mga rebelde. Baka kumuha pa sila ng mga kasama. At dadami pa ang mapahamak. Kasi, di naman sila bihasa sa pakikipaglaban. Kaya sa lalong madaling panahon, ay makikilala ko ang mga kasama nila. At mahuli silang lahat para mabawasan ang problema ng gobyerno. At maging tahimik ang buhay ng mga tao. At wala na rin manggugulo sa mga inosente. Mahuli na kaya nina Roland ang mga rebelde. Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang kinamagatang Ideolohiya! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Jun Cabato, Eva Alcureza, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.